Isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat, mga taga-subaybay po naming taga-pakinig. So ngayong gabi, tayo po muling mag-aaral ng salita po ng Panginoon. Ano po? At kayo po ay muling sumubaybay. Diyan sa inyo pong kinalulugaran at tayo po ay muling mag-aaral ng salita po ng Diyos. So yun po, ngayong gabi ay meron po tayong bagong pag-aaralan. So nung nakaraan po ay atin pong pinag-aralan ay yung paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagi ang pagpapatotoo. Ano? So yun po yung mahalaga na ginagawa din ng isang mananampalataya ng Diyos is yung pong palagi ang magpatotoo ng salita po ng Diyos. Ano? At yun po yung ating pinag-aralan nung nakaraang linggo. At yung ating pong pinag-aralan nung nakaraang linggo is yung nga pong mga puntos. Ano? So bakit mahalaga yung palagi ang pagpatotoo at ano yung ating ipapag-i-share na katotohanan sa mga tao? So yung ating pong pinag-aralan nung nakaraan is glorious works of God. Okay, yun po yung ating pinag-aralan. Tapos yung grace of God, guidance of God, and greatness of God. So yun po yung ating pinag-aralan nung nakaraan linggo. So ngayong gabi ay tayo po may bagong pag-aaralan at muli ay samahan niyo po ako upang tayo po ay muling mag-aral ng salita po ng Panginoon. Ano po? So, akin pong babasahin muna yung ating pong verse na gagamitin sa ating pong pag-aaral ng salita po ng Diyos. Ano po? Ang sabi po dito sa Psalms 26 verse 8. Ano po? Ang sabi po ng talata. Psalms chapter 26 verse 8. Sabi po dito is, sabi po ay, Panginoon, aking iniibig ang tahanan ng iyong bahay. Yan ho, sabi. At ang dako na tinatahanan ng iyong kaluwalhatian. So yun po yung sabi ng talata, sabi ng psalmist at ang nagsulat po ng Psalms chapter 26 is, ay si King David, mga minamahal. Ang sabi po ng talata ay, Panginoon, aking iniibig ang tahanan ng iyong bahay. No? Yan po. Verse, sabi po ng katugsong, at ang dako na tinatahanan ng iyong kaluwalhatian. Yan po. Yan po yung sinasabi. Yan po yung sabi. Ang sabi po dito sa English, Lord, I have loved the habitation of thy house and the place where thy honor dwelleth. No? So, yung palahong honor ng Diyos ay nagdudwell dun po sa bahay ng Diyos. Kaya ang ating pag-aaralan ay yung paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagi ang pagdalo. No? Pagdalo sa simbahan. So, muli, tayo po muna ay manalangin sa ating pong pag-uumpisa, tayo po pumikit. Banal na Diyos, muli ay kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito na kayo po ay napakabuti sa amin. Sa kabila ng kami po ay kapos, sa kabila ng kami po ay laging nakakagawa ng hindi po maganda sa inyong harapan, still your grace ay nananatili Panginoong Diyos sa amin. Yung inyong pong biyaya ay inyo pong palaging hindi po nagkukulang, Panginoon Diyos, sa amin. Pagpalain niyo po nawa, Panginoon Diyos, ang gabing ito. Nawa po, Panginoon, akin pong dalangin ay yung pong mayamang pagkilos ninyo, Banal Espiritu, ay sumabawat isa, Panginoon Diyos, upang kanila pong naunawaan ang inyo pong mga salita, Panginoon. Sabi, labas sa inyo pong pagkilos, Panginoon, ay hindi ko po kayang ipaunawa. Wala po akong kakayanan ipaunawa ang inyong pong banal kasulatan sa bawat makikinig. Kaya akin pong dalangin, Panginoon, Banal Espiritu, kahabagan niyo po kami, ako na magsasalita, inyong pong gamitin kasangkapan upang ang inyong pong mayamang salita ay maipahayag ng may katotohanan ngayong gabi. Patawad po sa kakulangan at kalabisan na inyong pong nasumpungan sa aming mga buhay. Nawa po ngayon, Diyos, ay patuloy niyo po kami linisin ng inyong pumadal na dugo, Panginoon, at pakabanalin ng Santong Espiritu. Pagpalaan niyo po nawa ang gabing ito at nawa ay kayo pong sumama, Panginoon Diyos. Muli ang gamitin niyo inyong abalikod upang may pahayag muli ang inyong salita.
Inaangkin po namin ang katagumpahin ng gawain ito sa matamis na pangalan ng iyong buong na napapangalan ng Jesus. Amen. Okay po, so magandang gabi po. Ano po sa atin pong mga nanonood at sumusubaybay sa atin pong online Bible study. So tayo po ay meron pong bagong pag-aaralan at ang atin pong pag-aaralan is paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagi ang pagdalo sa simbahan. So napakahalaga po ng tayo po ay dumadalo sa simbahan. No? Yun po yung napaka-isang bagay na mahalaga na huwag po natin iwawala. No? At yun po ang ating pag-aaralan ngayong gabi. So, yun po yung ating pong pag-aaralan ngayong gabi na dapat mahalaga or bakit natin kinakailangan gawin yung palagi ang pagdalo. So, atin pong basahin na ang atin pong pag-aaralan. Sabi po ng talata. Sabi, Lord, I have loved the habitation of thy house. Panginoon, aking iniibig ang tahanan ng iyong bahay. So, kung inyo pong dadamahin ang psalmist, mga minamahal, si Haring David, ang sabi po niya, Panginoon, aking iniibig. So, hindi lamang, kumbaga ay hindi lamang niya, hindi lamang siya taga-attend lamang, kundi ang sabi po niya, I have loved the habitation of thy house. Ang sabi po diyan, Panginoon, aking iniibig ang tahanan ng iyong bahay. At ang sabi pa, at ang dako na tinatahanan ng iyong kaluwalhatian. So, hindi po natin makikita ang kaluwalhatian ng Diyos. Sabi ko nga, hindi po natin makikita ang kaluwalhatian ng Diyos sa paligid at sa surroundings na ang ating pong nakikita ay kasalanan. Ano? At even nga sa simbahan eh, hindi lahat ng simbahan ay nandoon yung sabi sa verse 8, sabi po dito, and the place where thy honor dwelleth. Hindi po din sa lahat ng simbahan tumatahan doon yung honor ng Diyos. Yung kanyang, sabi po diyan is kaluwalhatian. Ano po? So, kaya atin kung aalamin ngayon yung kahalagahan ng pagdalo bilang tayo po ay mananampalataya ng Diyos upang malaman natin kung bakit natin gagawin ito. Ano? Okay, sabi po ng verse 9 to 10, akin po munang babasahin. Panginoon, aking iniibig ang tahanan ng iyong bahay at ang dako na kinatatahanan ng iyong kaluwalhatian. Huwag mong isama ang aking kaluluwa sa mga makasalanan, ni ang aking buhay man sa mga mabagsik na tao. Verse 10, na ang mga kamay ay kinaroroonan ng kasamaan at ang kanilang kanan ay puno ng suhol. So, ating pong alamin ngayon, the purpose, yan po yung unang puntos, the purpose. Ano ang dahilan, no? Yung purpose kung bakit tayo ay inuutusan ng Diyos na gawin yung palagi ang pananambahan, mga minamahal. Dahil hindi naman magpapagawa ang tao, ang Diyos sa atin, hindi naman ipapagawa ng Diyos sa atin yung palagi ang pagsamba kung ito hindi mahalaga. Di ba? Kung hindi mahalaga ang pagsamba, mga minamahal, hindi na ito ipapagawa ng Diyos sa atin. Pero bakit, ano yung dahilan, ano yung purpose kung bakit ipinagagawa ng Diyos sa atin yung palagi ang pagdalo sa simbahan? Dahil marami mga mananampalataya ng Diyos, iwan ko lang kung mananampalataya dahil ano eh. Simula nung nabautismuhan, hindi na nagpakita. Alam niyo po mga minamahal, hindi lamang po sa natatapos doon sa tubig ng bautismo yung iyong pagdalo sa simbahan. Kundi bagkus, yun ang simula ng iyong pagdalo sa simbahan, mga minamahal. Dapat yun yung iyong simula na pagsunod mo lalo sa Diyos, mga minamahal. Kaso maraming mga mananampalataya ng Diyos. Naku naman. Yung pagdalo ng pagdalo sa simbahan, pinabayaan na. Kaya ang buhay espiritual,
ay hindi maintindihan. Kaya sabi po ng talata, atin pong alamin ngayon the purpose or yung bakit o yung purpose kung bakit tayo ay inuutusan ng Diyos na kumbaga po ay palagi ang dumalo sa pananambahan. Ano? Kaya ang sabi po diyan ng talata, sa verse 10, ang sabi po diyan, na ang mga kamay ay kinaroroonan ng kasamaan at ang kanilang kanan ay puno ng mga suhol. Yan po yung sabi. Ang sabi po diyan, sa verse 8-10, in whose hand is mischief and the right hand is full of bribes. Pagdating po ng verse 9, ang sabi po dito, gather not my soul with sinner. Huwag mong isama ang aking kaluluwa sa mga makasalanan. Ano yung una nating makikita? Kaya tayo inuutusan ng Diyos na sumimba or lagi ang pagdalo is because of separation to sinners. Separation to sinners. Ang sabi po ng talata, huwag mong isama ang aking kaluluwa sa mga makasalanan. Mga minamahal, ang sabi po ng talata, huwag mong isama ang aking kaluluwa sa mga makasalanan ni ang aking buhay man sa mga mabagsik na tao. So, paano tayo iiwas na mabuhay na kasama or kumbaga po ay kumbaga'y kasama ng mga makasalanan? Ang isang paraan ng Diyos para tayo makaiwas sa makasalanan sa mundong ito is yung church. Kumbaga, sa tupa, hindi lagi nasa parang meron din yung dinadalahang kumbaga'y kulungan. Yung sanctuaryo. Ano? Sanctuaryong tinatawag. So, ang sanctuaryo natin mga kapatid, mga minamahal nating taga-subaybay at taga-pakinig is yung church, mga minamahal. Kaya, separation to sinner. Kaya nga ang sabi ng talata sa Psalms chapter 1, ang sabi po dito, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Ibig sabihin, kaya ito nasabi, merong tao na lumalakad sa payo ng masama. Nung tayo hindi pa humangamanan ng palatayan ng Diyos, tayo lumalakad sa payo ng masama. Ni nauupo man sa upuan ng mga ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan. Yun po yung ating tinatayuan dati. Tayo tumatayo na sa makasalanang buhay. Ano pang sabi? Ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibang. So yan po yung sabi ng Biblia. So the purpose kung bakit tayo inuutusan ng Diyos na palagi ang dumalo sa simbahan upang tayo po ay maging separate or separation to sinners. Ano? Separation. Talagang hindi bilang Kristiyano, bilang mananampalataya ng Diyos, kung ano yung ginagawa ng makasalanan, hindi na po yung ating gawi. Hindi na po natin yung ginagawa dapat. Kaya nga, sabi po ng talata sa verse 9, huwag mong isama ang aking kaluluwa sa mga makasalanan, ni ang aking buhay man sa mga mabagsik na tao, na ang mga kamay ay kinaroroonan ng kasamaan at ang kanilang kanan ay puno ng mga suhol. So huwag nawa tayong mabuhay na nagsasabing Kristiyano and yet ang buhay natin ay kumbaga po ay nabubuhay pa rin tayo sa datihang pagkatao. Ano? Kaya nga sabi dito, verse 4, hindi ako upo nakasama ng mga walang kabuluhang tao. So yung palang walang kabuluhang tao is yung nabubuhay sa kasalanan. Kaya nga sabi ng verse 8, Panginoon, aking iniibig ang tahanan ng iyong bahay. You know? So sabi po, Lord, I have loved the habitation of thy house and the place where thy honor dwelleth.
at ang dako na tinatahanan ng iyong kaluwalhatian. So makikita ba natin yung kaluwalhatian ng Diyos sa mga saklaw? Makikita ba? Actually po, hindi. Kung tayo po yung magbababad sa mundo, mga minamahal, hindi po natin talaga makikita. Tayo po yung madadivert, mga minamahal. Ano? At sukdo lang tayo mahila ng mundo. Ano? Dahil ang layi ng mundong ito ay kasalanan. So, isa sa dahilan or yung purpose ng Diyos kung bakit tayo niya inuutusan na mabuha, na dumalo sa pananambahan is because of yung separation to sinners. No? Kaya alam niyo po, itong pananambahin napakahalaga. Upang tayo una, tayo po'y palaguin ng Diyos. Pandalawa, yung mahiwalay tayo. Pagkalinggo, sino kaulayan mo dito? Hindi yung kapwa mo mananampalataya. No? So kapag hindi ka nasumba, sino kaulayan mo? Hindi yung mga unbeliever mong hindi mananampalataya ng Diyos. Nasabi dito ng Biblia, hindi ako naupo nakasama ng mga walang kabuluhang tao. Ni papasok man ako nakasama ng mga mapagkunwari. So kaya ang halaga po, kaya napakahalaga po mga minamahal ng palagi ang pagdalo. Mga minamahal sa simbahan. Napakahalaga po na yan. Huwag po nating pababayaan yan, yung palagi ang pagdalo ng pananambahan dahil yan ang isa sa paraan na ginagamit din ng Diyos. Ano? Upang tayo po ay lumago sa ating buhay pananampalataya. Dahil pag tayo po ay dumadalo sa simbahan, ang pinag-aaralan po dito hindi po kung ano-ano, salita po ng Diyos. Kaya nga ang sabi dito, at ang dako na tinatahanan ng iyong kaluwalhatian. Yun po yung sabi. At ang dako na tinatahanan ng iyong kaluwalhatian, mga minamahal. Kaya wag po natin pababayaan yung palagi ang pagsimba, pananambahan, mga minamahal. Wag po tayong masanay sa online live streaming, linggong-linggo, pwede na naman umatin. Ano ho? Yung iba nasanay na eh. No? Wag ho. Ganitong online Bible study pwede ho. No? Pero yung pagkalinggo, automatic po dapat daladala natin yung ating sarili sa simbahan. Mga minamahal, yan po yung dapat nating gawin. No? At prayer meeting din. Ano? Separation to sinners. Kaya nga sabi niya ng talata, sabi po diyan, hindi ako naupo nakasama ng mga walang kabuluhang tao. So kung tayo mananampalataya, huwag nawa tayong mawili sa samahan ng mga hindi mananampalataya. Dahil ang nawiwili lamang sa tubig ay isda. Ano? Hindi po ang nawiwili sa tubig ay aso. Hindi po. Ang nawiwili lamang sa tubig ay yung may mga hasang, may mga kaliskis at yun ayun po yung isda. So hindi po niya nawiwili ang mga hayop tulad ng ibon, ano? So ang nawiwili lamang sa parang is yung na kumakain ng damo, yung mga hayop. So ang nawiwili lamang sa samahan ng mga tupa ay tupa rin. So kung ikaw ay tupa, ito yung santuwaryo ng Diyos, dapat tayo nawiwili sa samahan ng mga tupa. At hindi ko alam kung bakit hindi ka nawiwili sa samahan ng mga tupa. Ano? Baka ikaw ay may tupak. So ano? Baka ikaw ay may tupak. So sabi po diyan, the purpose, bakit ano ang dahilan, ano yung purpose? Sabi, separation to sinners. Ano? So kaya nga, pag tayo'y tayo nandini pa sa mundo, pero wag po nating i-adapt yung mga buhay at pamamalakad ng mundo, yung sistema ng mundo. Separation. Kaya nga sabi ng talata, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ano? Separation. Meron talagang, pag ikaw ay anak ng Diyos, merong separation. So kaya ang halaga na tayo pinaatin ng Diyos, ng pananambahan, palagi ang pananambahan is because to be separate to sinners. O isa, lalo na pagkalinggo, nandini ka, sinong kaulayan mo?
Ay, di mga mananampalataya din ng Diyos, mga minamahal. Kaya yan po yung dapat po nating malaman. Pandalwa, under po ng purpose. Sabi po diyan sa verse 1 to 5, sabi po, ang babasahin, ay 1 to 3, sabi po, iyong hatulan ako o Panginoon sapagkat ako'y lumakad sa aking pagtatapat. Ako naman ay tumiwala sa Panginoon na walang bulay-bulay. Siyasatin mo ako o Panginoon at iyong subukin ako. Subukin mo ang aking puso at ang aking isip sapagkat ang iyong kagandahang loob ay nasa harap ng aking mga mata at ako'y lumakad sa iyong katotohanan. Ano yung makikita natin isa pang katotohanan kung bakit, ano yung purpose ng Diyos kung bakit tayo pinaatid niya ng pananambahan. Ito po ang sabi, to be not skeptical or skeptic to the truth. Pag sinabi pong skeptic, ang sabi po dito, di mapaniwalain. Yung ikaw ay taong palaging may duda. Alam niyo mga minamahal, kapag tayo po'y walang alam sa Biblia, diyan na pag-aralan po natin yung palagi ang pagbabasa ng Biblia. So pag tayo po'y walang alam sa Biblia, at hindi tayo laging umaatid ng pananambahan, ng Sunday service, prayer meeting, etc., etc., anumang service sa simbahan, alam niyo po, lagi tayong, laging may duda sa ating isip, mga minamahal. Tayo ay magiging skeptic, kumbaga yung skeptical, or sabi po diyan, di mapaniwalain sa katotohanan. Kaya nga sabi ng verse 1, iyong hatulan o ako o Panginoon, sapagkat ako'y lumalakad sa aking pagtatapat. Ako naman ay tumiwala sa Panginoon na walang bulay-bulay. Tingnan niyo po, ano yung, inyo pong lasapin yung talata. Ako naman ay tumiwala sa Panginoon na walang bulay-bulay. Ibig sabihin, ako nga ba kayo susunod? Yung pinag-iisipan pa, tunay ka nga yung sinasabi ng Panginoon na yun. Yung ba nga ay tunay? So, kapag tayo po ay saturated ng Word of God, malalim po tayo sa doktrina ng salita ng Diyos, sa salita ng Diyos. Alam niyo mga minamahal, yung sinasabi ng salita ng Diyos, hindi na natin pagdadalawang isipan yan. Lalo na yung sinasabi ng Diyos, sa araw ng Linggo, sumimba ka. Umaga hanggang hapon, sumimba ka. Dahil yan ay mabuti, yan ay nararapat. Ay dapat mong gawin, hindi yung siguro naman eh, hindi naman yata inaamin ng Diyos hanggang hapon. Hindi, utos nga yan ng Diyos eh. Actually, ang utos po ng Diyos, alas 12 ng madaling araw, hanggang alas 12 ng gabi, yun po yung isang araw. O yung atin, pag tayo nasimba, pagkalinggo, alas 9, bisan alas 10 ang dating, late pa, ano ba yan? Lagi nagang pagsa Panginoon, lagi nagang huli tayo. So, alas 9 ang service, dadating alas 10, ano? Tapos, inip pa. Alas 12 ang tapos ng service, inip. Ano? Misan tulog pa. Ay di wala nang natutunan. Tapos hindi pa atin ng hapon. Yeah? So kaya walang na-retain or tumitigil sa ating katotohanan that, kaya tayo'y di mapaniwalain sa katotohanan dahil nga nang tayo ay umaatend ka nga hanggang tanghali, tapos late pa, alas 10 ang dating, tapos inip pa sa service, minsan tulog pa. Ay, di lalo nang walang natutunan. So, kaya ang halaga po ng palagi ang pagdalo, mga minamahal, upang tayo po ay lumalim sa katotohanan ng Biblia, upang tayo po ay huwag yung hindi mapaniwalain sa katotohanan. Kaya kung pagting sa abilang ng kapitbahay, paniwala na agad, paniwala na sa sabi-sabi, sa mga iri-irihiya. Ay tapos pagdating sa Biblia, hindi naniniwala. Dahil paano nga maglalalim sa katotohanan? Ay pagdating nga sa bahay, hindi naman nagbabasa ng Biblia. Pagdating pa sa simbahan, late pa, hindi pa minsan naatin.
Kaya hindi po tayo lalalim o lalagok sa ating buhay pananampalataya, buhay spiritual, kung tayo po ay hindi gumagawa ng kalooban ng Diyos. At isa sa kalooban ng Diyos ay yung palagi ang pagdalo sa simbahan. At may purpose po yan. Ano? Una, separation to sinners. Pandalawa, to be not skeptic or skeptic to the truth. Skeptical. Ano? Yan po. Di mapaniwalain. Kaya nga sabi ng talata, iyong hatulan ako, o Panginoon, sapagkat ako'y lumakad sa aking pagtatapat. Ako naman ay tumiwala sa Panginoon ng walang bulay-bulay. Ah, yung sinabi ng Diyos, mabuti ang magbigay. Aba, talagang bigay ako. Tama eh, sabi ng Diyos. Mapalad ang nabibigay, kasi tumatanggap. Sabi ng Diyos, umatid ka buong araw ng linggo. Ay, sabi ng Panginoon, atin daw buong araw ng linggo. Atin! No? Kaya mga minamahal, kaya nagkakaroon tayo ng duda sa ating isipan, kaya tayo ay hindi mapaniwalain sa katotohanan dahil nga na tayo ay hindi malalim sa aral ng Biblia. At paano tayo lalalim kung tayo laging wala sa service ng iglesia? Hindi po tayo lalalim sa ating buhay pananampalataya pag ho tayo laging wala sa service ng iglesia. Yung laging nandun ka sa kasama ng makasalanan, anong usapan dyan? Sabi dito eh, sa verse 9, huwag mong isama ang aking kaluluwa sa mga makasalanan, ni ang aking buhay man sa mga mabagsik na tao. Tunay niyo po. Ano po sabi? Na ang mga kamay ay kinaroroonan ng kasamaan. Yun, ang iyong kinakasamang willing-willing ka doon sa ang usapay kasalanan, ang usapay chismisan, ang usapay walang kabuluhan. Ang sabi nga ng talata, verse 4, hindi ako umupo na kasama ng mga walang kabuluhang tao. Ang tao na wala sa Diyos, ito yung walang kabuluhang tao. Kaya lang naman tayo po nagkabalyo dahil lang tayo po yan eh, naging adopted son of God. Tayo naging anak ng Diyos dahil ng Panginoong Jesucristo. Ano? Kaya tayo po ay nagkaroon na ngayon ng dating sa Diyos. Pero kung wala si Kristo sa ating buhay, naku po naman, adi isa tayong basura, patapon sa impyerno. Pero salamat sa Diyos, nagkaroon tayo ng value because of Christ. Who died for us, mga minamahal? Siya'y namatay para sa atin. Kaya mga minamahal, kung tayo kinamatay ni Kristo, abay, dapat tayo magsumikap sa ating buhay pananampalataya. At isa sa dapat natin ginagawa upang tayo po ay lumalim sa pananiwala, sa katotohanan, sa salita ng Diyos, ay palagi ang pagdalo sa simbahan. Huwag po natin pababayaan yan. Napakahalaga po na yan. At yan po yung ating pong gawin. Under pa po ng the purpose, letter C, separation to the scornful. Pag sinabi po ng scornful, mocking, mapanghama, mapanlibak. Yun po yung sabi. Mapanlibak. Nililibak. Alam niyo po ba na ang taong nabubuhay sa kasalanan ay paghamak sa Diyos? So, kung tayo po yung nabubuhay na kasama ng makasalanan, ay dapat tayo umiwasli yan. Dahil galit dyan ang Diyos eh. Ba't ikay nawiwili diyan? Nawiwili ka na kasama ng iyong mga kaklaseng nagmo-mobile legend? Nawiwili ka sa kasama mong mga barkada mong nagbabari? Ang sabi ng talata, separation to the scornful. Ano? Sa mga mocking, mapanglibak, mapanlibak, mapanghamak. At alam niyo po ba, ang taong nabubuhay sa kasalanan, hinahamak nila ang Diyos. No? Hinahamak nila ang Diyos. Kaya magkaroon po tayo ng discernment, mga minamahal, kung ano yung ating tatayuan. At paano tayo lalalim sa doktrina ng Biblia? Isa sa paraan na ginagamit ng Diyos is palagi ang pagdalo sa simbahan. Yun po yung isa sa ginagamit ng Diyos na paraan upang tayo po ay lumalim sa turo at aral ng Biblia. Pero kung hindi ka naman umaattend ng pananambahan sa araw ng linggo, hindi ka pa nagbabasa ng Biblia, ay hindi ka pa nagpe-pray, ay tabing silangan na. No? Kristiyano ka lang nasabi pero hindi ka lalago.
Ano po? Yan po yung purpose. Ano? Separation to sinner, to sinners, to be skeptical, skeptic to the truth, to be not skeptic to the truth. Ano? Letter C, separation to the scornful. Mga minamahal, yan po yung sinasabi ng Biblia, mga minamahal, na purpose. Ano yung dahilan? Ano? Dahilan. Malaman po natin yun upang tayo po ay makasunod sa kalooban ng Diyos. Ano? Why attending the church is very important. No? Separation to sinners, to be not skeptic to the truth. Ay sinabi ng Biblia na ano eh, na sabi ng Bible, mabuhay ka sa kabanalan. Paano tayo mabubuhay sa kabanalan kung kasama natin mga makasalanan? No? Nawiwili tayo doon. Yung ginagawa nila, ginagawa din natin. Ano? Sabi ng Biblia, magbigay ka. Ang sabi ng Bible, magbasa ka ng Biblia. Ang sabi ng Bible, umattend ka ng pananambahan. No? Ang sabi ng Bible, palagi kang manalangin. So, paano tayo lalalim sa mga katotohanan yon kung hindi po natin ginagawa? Yan. At isa sa paraan ng Diyos para po tayo ilumago spiritual is palagi ang pagdalo. No? Yan po yung sinasabi po ng talata. Pandalwa na puntos. Una, the purpose. Pandalwa, the prophet. Ano yung prophet? Pakinabang. Hindi po propeta, ha? Prophet. Pakinabang. Ano po yung pakinabang na ating makukuha when we are faithfully, no, attending the church, no? Dahil meron din mo natin, hindi naman tapat, ano? So, the prophet, nasabi po diyan sa verse 1 and 4, iyong hatulan ako, O Panginoon, sapagkat ako'y lumakad sa aking pagtatapat. Yun na, nandun na po yung puntos. Faithfulness in Christian living. So, pag ginagawa po natin, siyempre, iwas po tayo sa kasalanan. Separation to scornful. Ano pa? To be not a skeptic to the truth. Yung hindi tayo di mapaniwalay sa katotohanan. Yung pakinabang po na ating pumakakuha, when we are attending the church, nasabi po ng verse 8, Panginoon, aking iniibig ang tahanan ng iyong bahay. Kaya pala niya na sinasabi yon at nasabi pa padugsong, at ang dako na tinatahanan ng iyong kaluwalhatian. Kaya pala niya nasabi yon dahil yung nakikinabang siya. At ito po yung ilang resulta. Sabi po, judge me, O Lord, for I have walked in my integrity, I have trust also in the Lord. Therefore, I shall not slide. Ano? Sabi po, iyong hatulan ako, O Panginoon, sapagkat ako'y lumakad sa aking pagtatapat. Faithfulness, or faithfulness in Christian living. Yung katapatan natin sa atin pong buhay, pananampalataya. Ano? Tayo po ay matuturuan ng Diyos kapag tayo po ay palagi ang dumadalo sa pananambahan ng katapatan sa atin pong buhay bilang isang Kristiyano. Kaya sabi po ng verse 4, hindi ako na upo na kasama ng walang kabuluhang tao. Ni papasok man ako na kasama ng mga mapagkunwari. O, sabi, mapagkunwari. Kaya tayo po mga minamahal, tayo po'y magiging faithful Christian if we know the truth. At paano natin malalaman tayo lalalim sa katotohanan? Umatid ka lagi ng pananambahan. Umatid ka lagi. Napakalaga po yan. Kaya nga sabi pa dito sa verse 11. Sabi po dito, ngunit tungkol sa akin,
ay lalakad ako sa aking pagtatapat. Yun po. No? Lalalim po tayo sa katotohanan ng Biblia kapag tayo po'y umatid ng pananambahan. At pag tayo po'y malalim na sa katotohanan o sa aral o sa turo ng Biblia, tayo po'y lalakad po tayo ng may pagtatapat sa Diyos. Dahil alam po natin yung katotohanan. Kaya sabi po diyan, ngunit tungkol sa akin, so verse 11, ngunit tungkol sa akin, ay lalakad ako sa aking pagtatapat. So the prophet, yung makukuha mo, yung pakinabang mo, when you are attending the church, is you will become faithful in Christian living. Mga minamahal, you will become faithful in your or in our Christian living. Then alam mo yung katotohanan, syempre lalakad ka sa katotohanan. Ano? Lalakad po tayo sa katotohanan. At sa atin tinuturo ang katotohanan. Kaya nga sabi dito ng talata, ang sabi po niyan, sa verse 8, Panginoon, aking iniibig ang tahanan ng iyong bahay at ang dato na tinatahanan ng iyong kaluwalhatian. Nandun po yung katotohanan sa bahay ng Diyos. Alam nga namang sa kabaret mo makita yung katotohanan. Hindi po natin makikita ang katotohanan sa kabaret. Mga minamahal, hindi po natin makikita ang katotohanan sa SM. Hindi po natin makikita ang katotohanan sa sinihan, sa inuman. Ano? Sa bilyaran, sa computer shop, makikita po natin yung katotohanan doon po sa bahay ng Diyos. Kaya napakahalaga po na palagi ang pagdalos ng pananambahan, mga minamahal. Yan po yung isang purpose kung bakit tayo po ay inuutusan ng Diyos. No? Kaya mga minamahal po namin taga-subaybay at taga-pakinig, huwag po natin pabayaan ang pananambahan. Huwag. Dahil malaki ang porsyento, malaki ang posibilidad na tayo po ay mawala sa tamang landasin ng ating buhay pananampalataya kung tayo ay wala ng pananambahan sa Diyos pag-attend sa iglesia. Malaki ang porsyento na ikaw ay mahila muli ng mundo sa paggawa ng mga walang kabuluhang bagay kung ikaw ay hindi dumadalo ng pananambahan. Kaya yun po yung mahalaga o yung kahalagahan ng palagi ang pagdalo sa pananambahan. Mga minamahal, huwag po natin pababayaan yan. Kaya sabi po ng talata, Panginoon, aking iniibig ang tahanan ng iyong bahay. So kaya pala ganun na lamang yung sinasabi ng psalmist, Panginoon, Lord, I have loved the habitation of thy house. Oh, sabi, Panginoon, aking iniibig. No? Sana all may iniibig. Sige. Ano? Ayun po. Ano? Aking iniibig ang tahanan ng iyong bahay. Ano? Ano pa sabi? At ang dako na tinatahanan ng iyong kaluwalhatian. No? Ang dakong tinatahanan ng iyong kaluwalhatian. No? So, sabi nga ng Panginoon, doon tatahan ang aking kaluwalhatian sa aking bahay. Ano? Nung si Solomon po ay pinagawa ng bahay, doon tatahan ang aking kaluwalhatian. So, ang tahanan ng Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos ay tumatahan doon sa kanyang sanktuaryo, sa kanyang tahanan. At isa sa tahanan ng Diyos sa lupa is yung kanya pong bahay, sambahan. No? At kung tayo wala dito, hindi natin maririnig yung katotohanan. Ano? Hap-hap. Minsan, lamang pa ang kasinungalingan sa mundo. Ano? Tandaan po natin, hindi po din lahat ng simbahan ay tama. Oh. Hindi po lahat ng simbahan ay tama. May, oh. Nung ako'y bata pa, ako'y humatid sa isang simbahan, talaga naman ang daming ano eh, nakakatakot. Ang daming ribulto. Ano? So, hindi ko nakita, ako'y natakot. Ano? At yung pala, kung tayo po'y aaralin natin ng Biblia, ang Diyos pala ay galit doon sa mga larawang inanyuan.
No? Nasabi ng Diyos, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. So, nasa 10 utos yun. Kaya hindi po lahat ng simbahan ay tinatahanan ng Diyos, mga minamahal. Meron lamang isang tahanan ng Diyos na tinatahanan niya at ayon ay doon sa tunay na iglesia ng Diyos. No? At kaya napakahalaga po ng pananambahan. Palagi ang pagdalo sa pananambahan, mga minamahal. Kaya huwag po kayong magpapabaya, lalo na po sa mga mananampalataya ng Diyos, huwag po tayong magpabaya sa ating pong palagi ang pagdalo sa pananambahan. At kung ikaw naman nila nandito lamang sa boundary ng Taysan, umatend ka! Umatend ka! Ano? Kung ikaw ay nasa ibang bansa, o ay nasa Maynila, o nasa Laguna, malayo-layo na yun. Pero kung ikaw na within the boundary of Taysan, abay, umatend tayo. Wala tayong dahilan para hindi tayo umatid na palagi ang pananambahan. Ano? So yun po. Ano? Ano po? Una, faithfulness in Christian living. Pandalawa, under po ng the prophet. Una, faithfulness in Christian living. Pandalawa, ang sabi po diyan, letter B. You can filterize the wrong doing. Kapag alam mo yung katotohanan, dahil ikay laging, dahil ang inaaral din sa simbahan, katotohanan eh. Ano? At yung katotohanan, ang magpapalaya sa atin, kung alam natin yung katotohanan, may panlaban tayo sa mali. Kaya natin i-filterize or haharangan, ma-filter yung filter. Di nga, sinasala. So, kaya natin masala yung maling aral na tinuturo ng ibang, lalo na po ngayon, napakarami po ng bula ang mga ngaral ngayon. Napakarami po, ano, million na sekta na ang lumabas ngayon. At isa sa nagpapakalalang Kristo, eh si Kibuloy daw. Ano? Siya daw ang Son of God. Siya na daw. Ano? Sala. Si Kristo po yun. Ano? Kung inyo pong aaralan ng Biblia, may pangalang ibinigay ang Biblia na siya, yung Son of God, si Jesus Christ, hindi po si Kibuloy, no? Sinungaling na mga ngaral, sinungaling na saksi, no? So, una, under po ng, excuse me po, nabibinata, no? Under po ng prophet, faithful in Christian living, pandalwa, you can filterize the wrong doing. Sabi po ng talata, verse 3 and 4, sapagkat ang iyong kagandahang loob ay nasa harap ng aking mga mata, at ako'y lumakad sa iyong katotohanan. So yung kagandahang loob ay nasa aking mga mata, at ako'y lumakad sa iyong katotohanan, sa salita ng Diyos. Ano? Kaya nga sabi ng Psalms 119 verse 105, ang salita mo'y ilaw sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Therefore, kung ang salita ng Diyos ay liwanag sa ating landas, hindi tayo lalakad sa kadiliman. Hindi tayo lalakad sa mga maling aral. Maling aral ng mundo. Kaya mga minamahal, ang sabi po diyan, verse 4, hindi ako naupo na kasama ng mga walang kabulong tao, ni papasok man ako na kasama ng mga mapagkunwari. Yan, nasabi. Nasabi pa ng talata, verse 5, aking pinagtatanim ang kapisanan ng mga manggagawa ng kasamaan, at hindi ako uupo na nakaumpo ng masama. Yan po yung sabi. Nasabi po, I have hated the congregation of evildoers. Dapat tayo po mga mananampalataya, tayo'y galit sa evildoers. Ano? Kaya sabi niyan eh. Ang sabi, so, the prophet, when you attending the church, ang sabi po ng verse 8, Panginoon aking iniibig ang tahanan ng iyong bahay, pagdating po ng verse 3, sapagkat ang iyong kagandahang loob ay nasa harap ng aking mga mata, at ako'y lalakad sa iyong katotohanan. So, masasala natin ngayon
yung katotohanan, yung sala at yung tama. Kung alam natin yung tama ng minamahal. Kaya lalo sa mundo, ang daming paniniwala. Ang dami. Ano? Pagpatay daw, bawal daw magugulay ng mga na gumagapang dahil daw ang akin yung bayaw ay namatay, ako po yung nakabili ng kalabasa. Naku, utoy, bawal yan eh, bawal. At gumagapang na gulay yan. Naku naman, anong connect? Inisip ko na lang anong connect. Pagpatay daw, bawal magwalis. Eh paano naman, edi dudum eh. Ano? Paghapon daw, bawal magwalis. Di ka, hapon, bawal daw magwalis. Lalo na, lalabas ang grasya. Ang iniisip ko naman, baka kaya bawal magwalis na sa hapon dahil hapon na, madilim na. Yun ang iniisip ko. Pero yung sinasabi nilang bawal magwalis na sa hapon, tinatanong ko, bakit bawal magwalis? Wala naman sinasabing matinong sagot. Sabi, basta, bawal magwalis. Ang daming paniniwala ng mundo na hindi nakaayon sa Biblia. Dapat ang naayon na natin ay Biblia. Pag may patay daw, dapat yung mga natirang pagkain, ipapamigay lahat. Aalis ang lahat. Ay kami naman, pag may patay, eh di, kuha naman namin lahat at amin naman kinakain. Anong punik na yun? Ano? Kaya, ang daming paniniwala ng mundo na sala. So, kung tayo po ay laging umaattend ng church, malalaman natin yung katotohanan, mapipilterize natin yung tama at yung mali yung darating sa atin. Kaya maraming Pilipino naluluko ng inchik eh. Bili ka bilog-bilog para ikaw swerte, bilog-bilog ngayong bagong taon. Ay ito nung Pilipino, bili nga. Bumili. Ang daming binili. Ay di, ang laki ng tubo ng inchik. Di, ako swerte ako. Dahil marami ka binili, ako swerte. Bagong taon. Yun ang Pilipino, naniwala nga sa erehiya ng inchik. Ang daming paniniwala ng mundo na hindi nakabasa sa Biblia. Alam niyo, para tayo pagpalain, obey God. Sundin mo ang Diyos. At kasunod na po yan. Ano nang sabi? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek ye first. May pinagagawa ang Diyos, seek God first. Ano? And all these things. Ano? Bahala na ang Diyos. Ang Diyos may sinungaling? Hindi. No? Seek mo muna ng tunay ang Diyos. Paano seek ang Diyos? Love the Lord your God with all your heart, with all your might, with all your strength, with all your mind. Love the Lord your God with all your heart. Yun. At iibigin mo ang Panginoon ng Diyos ng buong puso mo. May nakakagawa ba niya? Wala. Si Jesus Christ lang, yung siya nagkatuwang tao. Not my will, but thy will be done. Ang maraming tao, my will are done. Ano? Yun. Ano? Ay, yung ang utos ng Diyos eh. Sumimba ka araw ng Linggo. Ay, nasaan tayo? Nasa mall, nasa bahay, naglalaro ng mga kung ano-anong gawin. Wala ako, busy. Ano? Busy ako. Ano? Busy. Hindi mo lang binibigyan ng panahon ng Diyos. Alam niyo po, napakabuti ng Diyos. Pag ang Diyos hindi nagbigay ng panahon sa atin, patay na tayo. Bigyan mo ng panahon ng Diyos. Dalisa lang ating buhay. Pag ikinuha ng Diyos at hindi ka nakapagsisi ng iyong kasalanan, lalo na po sa mga bisita namin, at hindi ka na nampalataya sa Panginoong Hesus, patay ka. Paimpyerno po tayo. Kaya yun po, sabi, the prophet, ano? You can filterize the wrong doing, the wrong belief. Yan. Sabi, wrong doing and wrong belief. Ano? Pantatlo, under po ng the prophet, ang sabi po ng talata, dito, sa verse 11, ngunit tungkol sa akin, ay lalakad ako sa aking pagtatapat. Iyong tubusin ako at mahabag ka sa akin. You will be firm in your disposition. Pag sinabi pong disposition, ito po yung iyong conviction. Ano po? Conviction or paniniwala. Kaya po tayo inuutusan ng Diyos na palagi ang
dumalo sa pananambahan ay upang tayo po ay maging pure, maging matibay sa atin pong paniniwala. Ano? Yun yung kulto, natibay sa kanilang paniniwala, ay lalo na po tayong mga mananampalataya ng Diyos. Lalo na po dapat tayong tumibay. Dahil tayo po yung nasa katotohanan. Ayun yung mali, natibay sa mali. Ay what more pa po dapat tayo, tama yung ating ginagawa, tama yung ating sinusunod, yung Diyos mismo. Kaya sabi po niya ng talata, you will be firm in your disposition. Ang sabi ng talata, ngunit tungkol sa akin, ay lalakad ako sa aking pagtatapat. Yun po sabi. But as for me, hindi ko alam sa inyo, hindi ko alam sa mga nanonood, hindi ko alam sa mga nanonood na mananampalataya, pero but as for me, I will walk in my integrity, pagtatapat sa Diyos. Paano ako titibay sa aking buhay pananampalataya, sa aking titibay or firm sa aking pong disposition, sa aking paniniwala sa Biblia? Isa sa paraan ng Diyos na ginagamit niya, by attending the church. Kaya po maraming tao, wala eh. Walang tibay sa pananampalataya. Oo, siya nga po. Amen. Eh ganyan po yung ilang sekta eh. Ano? Bawal daw magbasa sa kanila ng Biblia. Dahil na nakakaintindi lamang daw ay yung ministro nila, tagapanguna nila. Aba, ay wala ka ang isip kung bakit. Kaya nga tayo nilagyan ng Diyos ng isip para maunawaan mo. Iutos niya sa atin. Pinababasa ng Diyos sa atin ang Biblia. Ano? Hindi na nga nagbabasa ng Biblia, hindi pa natin naging pananambahan, eh? Tabi sila na. Ano? Kaya hindi ka talaga lalago sa iyong buhay pananampalataya. Hindi tayo lalago sa ating buhay pananampalataya. Kaya huwag po natin pababayaan yung palagi ang pagdalo sa pananambahan. Kaya nga sabi dito ng Psalmist, Panginoon, aking iniibig tahanan ng iyong bahay. Ano? So, I have loved, Lord, I have loved the habitation of thy house. Ang isang lalaki po, ang isang binata, pag ay suminta sa isang babae, ay tunay na. Palagi yung nandiyan, palagi yung may dalang chocolate, palagi yung may dalang chocolate, ano? Masisiluan sa harapan ng tahanan, ano? Yung binata. Ay laging nandudungan eh. Laging nasa kanyang sinisinta. Kung tayo po talaga ay iniibig natin ang Diyos, dapat iniibig po din natin yung kanyang gawain. Kaya sabi ng Psalmist, Lord, I have loved the habitation of thy house. Aking iniibig ang tahanan ng iyong bahay. Ano po? Kaya sabi dyan, ngunit tungkol sa akin, ay lalakad ako sa aking pagtatapat. Ano? Yun po yung sabi. Una, the purpose. Pandalwa, the prophet. Pantatlo, the person. Sino yung person yun? Who love attending the church? Sino yung person na yun? Pandalwa, unang person na sinasabi dyan is yun. Ang sabi po dito, syempre, malinaw na sinabi ng verse 8, sino itong nagsasalita? Si King David. Si King David po ay saved person. Siya po iligtas. Hindi ko po aasahan yung unbeliever na ibigin ang gawain ng Diyos. Ako nga po dati. Naku naman. Napakarami po sa akin ng nag-anyaya. Pero salamat po. Ako'y kinilis ng Diyos na dini ako dalhin sa tamang iglesia. Oh, sinong iibig ng gawain ng Diyos? Hindi ho yung mga hindi mananampalataya. Ang iibig ng gawain ng Diyos ay yung mga mananampalataya ng Diyos mismo. Kaya kung ikaw ay mananampalataya ng Diyos, dapat wag mong dapat iniibig mo yung gawain ng Diyos. Kaya duda ko eh. Sabi ng Psalmist, I have loved the habitation of thine house. I have loved. So kung ikaw ay mananampalataya ng Diyos, dapat iniibig mo yung gawain ng Diyos. Yung Diyos
Kung iniibig mo ang Diyos, iniibig mo yung kanyang gawain. Parang ganito, pag iniibig mo yung isang babae, mahal mo na rin yung kanyang mga pamilya. Ganyan po yun. Mahal mo na rin yung kanyang pamilya. Hindi naman eh, iniibig ko lang yung babae, tapos yung kanyang pamilya, hindi ko mahal, isala. Hindi ko yung pangit. At hindi yung tama. Ano? So, sabi, I have loved the habitation of thine house. Siyempre, ang iibig po ng gawain ng Diyos is yung person, yung safe person. Ano? Ako dati, ano? Born again. So, say ko, dami mo na po. Iglesia ni Cristo. Saksi ni Jehovah. Ang sabi pa nung saksi ni Jehovah sa akin, sige, papayagan kita. Ligawan mo yung aking anak. Paliligawan ko na sa iyo. At umanip ko sa aming ano, saksi. Dahil ako ho dati, meron akong pinag-iigiban na bahay. Ano, at mura lang yung aking singin. Ay sigurado. At kita ho nila yung aking buhay. Ako nasa siko. Ako daw ay masipag daw. Ano, masipag daw. Nangangahoy, etc. Magaling sa gawain. Yun, sabi nila. Ano, nakita niya. Sabi sa akin, oh. Tawag sa akin, oh sige, ganito. Haliligaw ko sa mga aking anak. Eh, magsasaksi ka rin. Ano, yun po yung sabi sa akin. Ay, hindi naman ako. Ako naman ay ahirap ng buhay noon. Kaya wala akong pakialam diyan. Ano? So, dami. Ang dami. Saksi ni Hoba. Born again. Iglesia ni Cristo. Ano pa kayo na ano doon? Ang dami. Ano? Dating doon sa Biblia. No? Ang dami. Kaya, hindi ako mapate dahil hindi pa ako anak ng Diyos noon. Hindi ako anak ng Diyos. Kahit sa kultong simbahan, hindi ako mapatin. Eh, yun. Ang tingin ko dyan, KJ. Gusto ko yung kami, ano, masama ko ang barkada, mag-iinom kami, maglalakwatsa kami, gala kami doon, doon, paron, saan, saan mo makapunta. Yun ang gusto ko. Pero yung atin sa simbahan, ako po, nakakaantuklaan yan. Nung ako hindi pumana ng palataya. At kung ganun pa rin ang ugali mo, sa gawain ng Diyos, wala kang ka-desire-desire na umatin ng pananambahan, ay sinasabi mong kaligtasan mo. Dahil ang tunay na ligtas ay minamahal yung gawain ng Diyos. The person. Minamahal yung gawain ng Diyos. Dahil hindi mo mapapakinabangan, walang mangyayari sa iyong separation to sin, skeptic to the truth, to be not skeptic to the truth, separation to scornful, faithful in Christian living. You can filterize the wrongdoing. You will be firm in your disposition kung hindi mo iniibig ang Diyos at ang gawain ng Diyos. Dahil kung hindi mo iniibig ang gawain ng Diyos, ay wala ka rito. Hindi ka lalago sa iyong buhay pananampalataya. Paano ka makakaiwas doon sa una natin diniscuss? Huh? The purpose, the prophet, the person. Una, person, save. Tayo po ba'y save? Save po ba tayo? Ayan ang sabi ng verse chapter 1 at chapter 26 verse 1 to 8. Iyong hatulan ako, O Panginoon, sapagkat ako'y lumakad sa aking pagtatapat. Ako naman ay tumiwala sa Panginoon na walang bulay-bulay. Ay, talaga nga. Pagka ang Panginoon sabi, tuloy. Tuloy ang bangi kahit basa ang bunot. Sabihin nito, no? Ano pa sabi? Siya sa atin mga ko, O Panginoon, at iyong subukin ako. Subukin mo ang aking puso at ang aking isip, sapagkat ang iyong kagandahang loob ay nasa harap ng aking mga mata, at ako'y lumakad sa iyong katotohanan. Yun ba? Ako'y lumakad sa iyong katotohanan. Ano? Ano? Ang sabi po dyan? And I have walked in thy truth. I have walked in thy truth. Ano pang sabi diyan? I have not sat with vain person, neither will I go in with dissemblers. I have hated the congregation of evildoers and will not sit with the wicked. I will wash my hand in innocency. So will I compass thine altar, O Lord. Pagdating ng verse 7, that I may publish with the voice of thanksgiving and tell of all thy wondrous works.
Lord, I have loved the habitation of thy house and the place where with thine honor dwell. Kaya mga minamahal, una, person, save. Ang dalawa, sanctified person. Sanctified person. Sabi nga ng talata, huwag mong isama ang aking kaluluwa sa mga makasalanan. Kung tayo po'y Kristiyano, tayo po'y sanctified. Tayo po'y pinapaging banal. Huwag tayo po'y mabuhay nakaayon sa mundong ito. Hiwalay po tayo. Ang sabi po ng verse 4, hindi ako naupo nakasama ng mga walang kabuluhan. Ano? Ibig sabihin, I hate not sit with vain person. Hiwalay tayo doon. Huwag tayong sumama. Sanctified person at number letter C, under po ng person, yung sensitive heart and sin. Dapat tayo po ay sensitibo sa kasalanan. Kung alam mo kasalanan, layuan mo yan, flee. From all appearance of evil. At paano yung mangyayari? Attend the church. Umatin ka ng pananambahan. No? Umatin ka ng pananambahan. Mangyayari yung mga bagay na yun. Kaya mga minamahal, tayo po bilang mga mananampalataya ng Diyos, tayo po gumawa ng kalooban ng Diyos. At isa sa kalooban ng Diyos is yung palagi ang pagdalo sa pananambahan. Kaya mga minamahal po namin taga-subaybay, taga-pakinig, yun po yung ilang katotohanan na dapat nating malaman na itinuturo po ng Biblia upang tayo po ay gumawa ng kalooban ng Diyos. At isa sa kalooban ng Diyos is attending the church. Kaya po sa bisita po namin, palagi po kayo, kung kayo po talaga yung walang hindi makapanood, maka-attend, manood po kayo ng aming pong Sunday service, Wednesday prayer meeting service, 6 po yun, yung aming pong prayer meeting, 6 po ng hapon, hanggang 8 yun po ng gabi. At yun pong aming pong Sunday service, 9 hanggang 5:30 ng hapon po yun. Meron po kami service. At ito pong aming online Bible study. Kayo po yung manood pala. So, at kayo po yung makikinabang. So, yan po ang sinasabi ng talata. So, tayo po ay manalangin. Tayo po yung pumikit. Mapagpala namin Diyos. Salamat po. Pagpalain niyo po nawa ang amin po na pag-aralan. Nawa po Panginoong Diyos ay kayo nawa po ang kumilos sa bawat nakapakinig. Nawa po ang inyong pong salita na nahasik ay magbunga ng pananampalataya. Banal Espiritu, akin pong hinihingi ang inyong pong pagkilos sa puso ng bawat nakapakinig, lalo na po sa mga bisita po namin nanood. Kayo po ang humipo ng kanilang puso at kayo po ang kumilos sa kanilang puso upang makapanampalataya po sa mga ng Jesus. Walaan niyo po nawa kami yung gabi at ingatan sa aming po ang mga hindi. Lahat po yung tayo po sa magdalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, salamat po at bukas po ulit. Meron po ulit tayong online Bible study. Sumubaybay po ulit kayo sa ganito pong oras po. Salamat po at God bless po sa inyong lahat.